Sina Cavendish at Rogers ay dalawa sa mga privateers na nakahuli ng tig-iisang Manila galleon noong 1587 at 1710. Pero ano nga ba ang espesyal sa mga Manila galleons at bakit marami ang gustong makahuli nito noon? Sa video na ito ay matutunghayan natin kung ano ang Manila galleon, ang kasaysayan nito, mga parte nito, at kung paano ito gumagana. Unang-una, ano nga ba ang galleon? Ang mga galleon ay malalaki at multi-deck na mga sailing ships o barko na gumagamit ng mga layag. Ito ay walang mga makina, hindi gaya ng mga makabagong barko ngayon. Naging laganap ang paggamit nito bilang barkong pandigma at armadong tagapagdala ng kargamento ng mga Europeo mula 16 hanggang 18 siglo. Iba-iba ang laki ng mga galyon depende sa pinaggagamitan nito. Ang mga Briton ay mas ginusto ang mga mas maliliit na galyon para mas mabilis sa labanan. Ang Espanya naman ay mas piniling gawing malalaki ang kanilang mga galyon para makapag-deliver ng maraming mga produkto papunta sa iba-ibang panig ng mundo at para na rin makapagdala ng mas maraming mga armas. Mas makapal din ang hulls ng Spanish galleons para hindi madaling tablan ng mga bala ng kanyon ng kalaban. Ang karaniwang Spanish galleon ay may habang 30 to 35 meters, pero ang mga malalaking Manila galleons naman ay nasa 40 hanggang 50 meters ang haba at kayang magkarga ng 2,000 tons kumpara sa mga Atlantic galleons na nasa 500 to 1,000 tons lang. Kaya nga lang, kailangan ng 2,000 puno para lang mabuo ang mga malalaking Manila galleons at aabot ng 2 taon bago ito matapos. Pero, ano nga ba ang Manila galleon? Ang Manila galleon ay kilala rin sa pangalang Lanao de China at Galleon de Acapulco. Halos lahat ng mga Manila galleons na naglayag sa Pasipiko ay ginawa sa Pilipinas dahil sa requirement ng batas noong 1679 na kailangang sa Pilipinas gawin ang mga galyon at ito ay pinondohan ng Spanish Crown, kaya sila ay mga matatawag na Spanish galyons pa rin. Ang mga Manila galyon ang nagdadala ng iba't ibang produkto mula Manila hanggang Acapulco, Mexico kada taon. Mula naman Acapulco pabalik sa Maynila ay magdadala ang Manila galleon ng mga ginto o pilak madalas, mga sundalo at mga misyonaryo para magdala ng mensahe mula sa Espanya. Napakalaki ang pagdepende ng mga Kastila na nasa Maynila noon sa mga galyon mula Acapulco dahil sa tuwing lumulubog ang galyon o di naman kaya ay nahuhuli ng mga pirata o privateers gaya nina Cavendish at Rogers ay nagkakaroon ng depresyon sa ekonomiya. Pero alam nyo ba na maraming mga Pinoy o Indios kung noon ay tawagin ang nakasakay na sa Manila galleon? Matutunghayan natin maya-maya ang mga posibleng kanilang mga nakita sa loob ng Manila galleon. Ang titingnan natin sa video na ito ay medium-sized Manila galleon since ang pagkakaiba lang din nila ay ang laki at ang dami ng kargamento at armas na kayang dalhin. Ngayon, tingnan na natin ang mga importanteng parte ng Manila galleon. Ang mga galleon ay karaniwang gawa sa oak tree,
mahogany at iba pang mga matitigas na mga kahoy. Unahin nating tingnan ang sa pinakaibabang deck, ang hold. Dito sa parte na ito nakikita ang mga kargamento gaya ng Chinese silk, perfumes, jewelries, porcelain, cotton fabric mula India at mga exotic spices gaya ng cinnamon, clove, mace at pepper. Dito rin nakalagay ang mga barrels na naglalaman ng maiinom na tubig. Sa ilalim naman ng lagayan ng mga produkto ay makikita ang bilge at ballast. Dito sa bilge naiipon ang tubig na nakakapasok sa barko. Ang ballast naman ay binubuo ng mga bato na nagsisilbing pang-stabilize o pang-balanse sa galyon. Sa itaas naman ng hold, gamit ang hagdana na ito ay mararating ang orlop deck. Dito sa deck na ito makikita ang mga tulugan ng mga pasahero o passenger's quarter. Hindi ito ganun kalaki at kasya lang ang dalawang tao. Sa may bandang likuran o buntot ng barko naman ay may kwarto para sa mga mahahalagang kargamento, mga libro at mga kasulatan o dokumento. Sa unahan naman, sa bandang gitna ng barko ay ang crew's quarter sa bawat gilid. Wala itong mga kwarto, so walang privacy dito. Katabi lang din nila ang kanilang mga kainan. Pero madalas daw ay wala ang mga higaan na ito at mga kainan para sa mga tauhan at sa sahig lang talaga sila natutulog at kumakain. Sa may gitna naman nakalagay ang mga kargamento na naglalaman ng harina, serbesa at iba pang mga pagkain. Katabi lang din ito ay ang lutuan ng kanilang mga pagkain. May chimney ito na nakadungaw sa may upper deck para hindi mapuno ng usok ang lower deck, lalo na ang mga tulugan ng mga tao. Sa unahan ng lutuan ay may silid ulit para sa mga mahahalagang kargamento na kailangan sa pagluluto. Gamit ulit ang mga hagdanan ay mararating sa itaas ng orlop deck ang lower gun deck. Dito ay makikita ang mga tulugan ulit ng mga tauhan na may katabing kainan. Again, wala itong mga kwarto. Pero katabi rin nila ang mga naglalakihang mga kanyon na ito. Ito ay ginagamit nila bilang proteksyon laban sa barko ng mga pirata o di naman kaya ay mga galyon ng mga privateers. Pero minsan ay walang mga higaan dahil mga kanyon ang nakapwesto kapag mas malaki ang galyon. Ang bawat kanyon ay nakalagay sa isang bintana na may takip gaya nito. May mga tali rin ang bawat kanyon para hindi ito gumalaw-galaw habang naglalayag ang galyon. Ang isa namang taling ito ay para sa pagkontrol sa recoil ng mismong kanyon sa tuwing ito ay pinapaputok. Ang kahoy naman na ito ay ginagamit para ma-adjust ang elevation ng kanyon. Ito namang balde na nasa gilid ay may lamang tubig para pang-apula sa anumang apoy na nabubuo dahil sa pagputok ng kanyon. Sa unahang banda naman ay makikita ang ibabang bahagi ng capstan o lower capstan. Ito ay ginagamit para sa pagbaba at pag-angat ng anchors o di naman kaya ay pagtulong sa pagbaba at pag-akyat ng mga mabibigat na mga kargamento. More on this later. Sa unahan ulit ay may isang silid para sa kahit na anumang mga kargamentong pwedeng ilagay. Kung pupunta naman tayo sa likod ay makikita natin ang mga silid ng mga opisyal o officer's cabin na kasya ang dalawang tao sa bawat silid. Sa may bandang buntot ng galyon ay may dalawang kanyon na nakapwesto at sa gitna ng dalawang ito ay ang tiller. Ito
ang ginagamit sa pagkontrol sa rudder o timon gaya nito. Ang ibang galyon ay may whip staff sa itaas na deck na nakakonekta sa tiller. Ang whip staff na kontrolado ng helmsman ang nagsisilbing steering wheel ng galyon. Wala pa kasing steering wheel ang mga galyon noon. Punta naman tayo sa upper gun deck gamit ang hagdanan na ito. Paglabas na paglabas ay makikita agad natin ang dalawang levers na ito ng dalawang bilge pumps. Ang mga tubong ito ay tagos papunta sa lower gun deck hanggang sa hold kung nasaan ang bilge. Gamit ito ay pinapump ang tubig na naiipon sa bilge palabas para hindi malunod ang galyon. Dito naman sa may bandang gitna ay nakalagay ang isang maliit na bangka na maaaring gamitin para sa pagpunta sa mga lugar na hindi abot ng galyon. Ang ibang mas malalaking galyon ay dalawa ang maliit na bangka. Sa bawat gilid naman ng upper gun deck ay may mga kanyon na naman na nakalagay. Sa bandang likod ay may silid na may dalawang pinto. Sa loob ay may mga mas maliliit na silid para sa mga mahahalagang tao gaya ng kapitan, admiral, master o ibang mga mahahalagang tao na sasakay sa galyon. Sa unahan ulit ay may malaking silid na pwedeng kainan o pagdausan ng pagpupulong ng mga mahahalagang tao ng galyon. May mga kanyon din na nakapwesto dito. Sa itaas naman ng silid na ito ay ang quarter deck. Dito madalas namamalagi ang piloto o navigator, kapitan at ibang mga opisyal ng galyon para gawin ang kalkulasyon para sa maayos na pagmamando ng galyon. Again, may mga kanyon na naman dito. Sa unahan ay may isang malawak na silid kung saan nakalagay ang mga napakahalagang kagamitan kabilang na ang gold bullions na ito at mga espesyal na mga bato. Sa itaas naman ito ay ang tinatawag na poop deck. Dahil ito ay mataas, dito madalas pumupwesto ang mga officers na naka-assign na mag-obserba para sa pagmamaniobra ng galyon. Maliwanag na maliwanag dito paggabi dahil sa malaking lantern na ito. Punta naman tayo sa unahang bahagi ng barko. Makikita natin itong bell na ito na ginagamit pang komunikasyon sa ibang galyon. Ginagamit din ito bilang signal sa pagpapalit ng shift ng mga tauhan ng galyon at sa tuwing may emergency. Malapit sa bangka ay nakalagay ang gear capstan na ito na ginagamit sa pagbaba at pag-akyat ng anchors o ng mga mabibigat na kargamento gaya rin ng sa lower capstan. Gumagamit sila nitong mga kahoy na ito bilang levers para mapaikot ang capstan. Sa pagpapaikot ng capstan ay kailangan ng maraming tauhan both sa ibaba at sa itaas na capstan. Ito namang mga nakaumbok sa may sahig na ito ay nakakatulong para hindi sila dumulas habang nagtutulak. Simple lang ang pag-akyat baba sa mga anchors. Itatali lang ang lubid ng anchors sa capstan, pagkatapos ay papaikutin lang ito at sa pagkapihit ng lubid ay mahihila rin ang anchors o mabababa depende sa direksyon ng pag-ikot. Ang mga kargamento naman ay dito sa gitna idinadaan. Inaalis lang panandalian ang mga takip na ito hanggang sa pinakaibaba at dahan-dahang ibababa ang mga kargamento gamit ang capstan at lubid na may pulley system na nakakonekta sa mga lubid ng sails at masts. May silid din sa unahan na pwedeng paglagyan ng mga kargamento at tulugan ng mga tauhan. At sa itaas nito, ang tinatawag na forecastle. Dito ay makikita natin ang chimney ng lutuan sa orlop deck, dalawang anchors sa magkabilang gilid,
at of course, dalawang kanyon. Ngayon, tingnan naman natin ang mga mahahalagang parte sa pagmamaniobra ng galyon. Ang mga masts at sails na tinatawag na foremast, mainmast, at mizzenmast at bowsprit. Ito naman ang foresails, mainsails, at mizzensails na nahahati naman sa tatlo, ang topgallant, top, at coresails. Ito naman ang lantern rig mizzen at sa bandang unahan ng barko ay ang sprit sail. Tatlo hanggang apat na sails at masts ang karaniwang ginagamit sa mga galyon. At ang mga layag at rigs o mga tali ay yari sa abaka. Kung wala ang mga sails at masts na ito, ay hindi makakapaglayag ang galyon dahil ang mga ito ang nagpapaandar sa galyon. Ang mga ito ang nagsisilbing makina. Ito namang nasa unahan ay tinatawag na prow kung saan nakalagay ang palikuran ng mga tao. Wala nang hiya-hiya dito dahil kitang-kita ka talaga ng mga tao kapag jumijebs ka. Ang bandang tuktok naman ng masts ay may tinatawag na crow's nest. Ito ay ginagamit bilang lookout point. Dito ay napakalawak talaga ang nakikita ng mga nagbabantay para matanaw ang mga delikadong lugar o bagay, ibang barko, at lupain gamit ang telescope. Pagdating naman sa cruise o tauhan ng mga dilagalyon, sila ay karaniwang binubuo ng mga Chinese, Mexicans, Spaniards at mga Pilipino. Ang posisyon ng mga Pinoy o Indios ay landsmen, ang pinakamababang trabaho. Pero karamihan daw sa tauhan ay mga Pilipino dahil noong bago pa raw ang Manila Galleon Trade, marami talaga ang nasasawing mga dayuhang tauhan dahil sa haba ng paglalayag na umaabot ng mahigit 4 na buwan at dahil sa kondisyon ng pagkain at panahon. Sa pagkasawi ng maraming tauhan ay nahirapan ang mga Kastilang opisyal na maghanap ng pamalit sa mga nasawi, kaya wala silang nagawa kundi kumuha ng maraming Pilipino pamalit sa mga nasawi. Na hindi nga raw na nga lahate ang mga Kastila na tauhan sa Manila Galleon. Ang ibang Mexicans at Kastila naman daw ay mga preso na pinasama sa Galleon bilang parusa. Nagpatuloy ang Manila Galleon Trade sa loob ng 250 taon hanggang sa maagaw ng mga Mexican rebels ang Acapulco dahilan para matigil na ang kalakalan noong 1813. Pero may nakalusot pa raw na isang galyon, ang San Fernando noong 1815. Kalaunan sa 18th century pa rin ay umusbong na ang mga bagong malalaking traders sa world trading. Ang US, Brazil, India at China bida ang kanilang mga produkto gaya ng tsaa, opium, asukal, tobacco, kape at bulak. Sa sunod na video naman ay titingnan natin ang buhay ng mga tauhan sa loob ng Manila Galleon habang ito ay naglalakbay